Welcome to my channel, The Hustlers TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay regarding po sa paggawa ng silk screen na gamit ay white glue. Panoorin niyo po ang video kong ito at tapusin. Ito po ang pote emulsion at ito po ang sensitizer. Ito po ay gawa po ng J&J Virgo. So gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung mga experience ko sa haba ng aking pagpiprint sa t-shirt. Ako po ay nagpapasalamat sa YouTube at nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi ang aking talent sa pagpiprint ng t-shirt. Ang gagawin po natin ngayon, kung wala po ito, naubusan po tayo. Meron po tayong sensitizer. So may alternative po tayo dito. Kung kayo familiar dito, ito po yung Shellwood White Glue. Pwede po natin itong gamitin. Ito po, panoorin nyo po. So ayan po, magtitimpla po tayo. Gamit po ang white glue o yung Shellwood White Glue at itong sensitizer, no? So lagyan natin to. Wala tayo ng bahagi ha. Tubig para medyo lumagnaw. So ayan. So haluin muna natin para matingnan natin kung ano yung ano niya, kung tama na yung lapot niya. Kasi meron din naman yung sobrang lagnaw at sobrang lapot. So napatakan lang natin ang dalawang gap nito, no. Tingnan natin muna, dalawa lang muna. 1, 2. Tingnan natin ang kulay. Matapang kasi ito eh. So, ayan. Medyo pwede na. So, medyo nag-flash na. Pwede na. O, dagdagan pa natin ng konti. Konti lang. Baka mapasobra. Ayun. So, okay na yan. Tatlong patak. So, ayan. Haluin natin mabuti. Ayan. So, ayan pa yung kulay niyan. Parang na yellowish yan, no? Yellowish. Ayan. Yellowish. So ayan na po, kukuhanin ko yung screen at yung applicator o yung pang-apply ng chemicals, no? Okay, so ito na yung aking panghagod, no, sa chemicals at ito na yung seal screen. So lalagyan na natin. Ayan, lalagyan natin. So ito yung tamang panghagod, no? Natin ulit para sigurado ito muli ha. Shellwood white glue, nasa 100 pesos lang to. Ayan. Okay, then dito. Dati ang ginagamit ko lang dito ay triangle o kaya yung paletang pang masilya. Eh, mas madali ito at pantay. So, yun. So, okay na siya. So, ayan. Okay na ang ano niya. Ngayon, matutuyuin natin ito ng blower. Yung excess na chemicals ay ibabalik ko natin to dito. Ito po ay ilalagay nyo sa refrigerator para hindi ma-expose o mapanis. Kaya miski ilang days o linggo o buwan na hindi nyo na nagagamit to,
Hindi po siya masisira basta sa refrigerator po siya. Huwag niyo pong kalilimutan na. So ayan. Tapos pati ito. Para hindi masayang, sayang kasi. So ayan. Itatago niyo lang sa ref. At yan ay hindi mapapanis at hindi rin naman ma-expose dahil nakakulong, hindi tinatamaan ng araw. Ang chemicals nga palang ito ay masama pong tamaan ng liwanag ng araw. Pagtuyo, hindi nyo na siya kayang tanggalin pa. Titigas, hindi na mabubutas. So, ayan po. Kukuhanin ko lang yung blower. Ito na po yung blower ko. Pati blower ko. Old school na rin. Ang tagal na rin ang servisyo nito. Durug-durug na. Ginagamit ko pa ito doon sa pagpipinta ng sasakyan, mga flaring sa motor. Ayan nyo. Gagawa rin ako ng video para dyan. So, dito muna tayo mag-concentrate sa printing. So, ayan, bablower ko na. Pag malapit na nga palang matuyo yung screen na yan, ayan, papatayin nyo ang ilaw kasi bawal siyang ma-expose sa liwanag. So, kaya, ayan, pag medyo, hayaan nyo muna basa na ganyan, okay lang maliwanag. Pero pag malapit nang matuyo, papatayin nyo na ang ilaw. Nung araw kasi meron kami dark room, kung tawagin, doon kami nagpa-process. Porkit ako sa experience ko, basta mabilis ka lang kumilos, kahit may liwanag ng fluorescent, makakabuo ka pa rin. Huwag lang liwanag ng araw. Yung sunlight kasi medyo matindi ang liwanag. So, madali siyang tumigas. So, ayan, i-blower ko muna ha. So, ayan, meron ng portion na natutuyo. So, hindi na natin patayin ang ilaw. At baka yan ay ma-expose. Yun. Kung wala naman kayong blower, pwede nyo gamitin electric fan. So, kung tuyo na, meron pang portion na basa, no? Yun. Pag yan ay natuyo na at yan ay ipe-prepare nyo pa yung positive niya o yung layout, taklobay nyo muna ng either kumot o damit. Ito katulad nito, kuha ko. So, ito, tuyo na. Lagyan ko muna ng kumot pansamantala para hindi ma-expose. So, ito na nga yung kumot. Ayun, balutan natin ng ganyan. Ayun, hindi makakapasok ang liwanag. Ayun, hindi makakapasok ang liwanag. So, ayan. Muna tayo. Punta muna tayo dun sa exposure table ko. So, ere yung aking pa-process. Ayan. Pagay po glass yun. So, eto. Dika. Ito na muna tayo. Samahan nyo ako. Samahan nyo muna ako. Sabi na yun. Alaga akong aso. Si Chacha ay matalino kong aso. So, ayan. Lalagyan na natin ng mantika. So, ere na yung mantika. Itatoob lang natin. Ayan. Lagyan natin mantika. Ayan. Ayan. Pagkalagay ng mantika, hagurin natin yan. Ang bulak. Ito, bulak. Ayan, bulak. Hagurin natin ang bulak yan. Hanggang sa mag-translucent. Kasi, dati ang ginagamit namin ay acetate. Pati yung isa, yung tracing paper. Kasi yon ang mga translucent yun eh. Itong bond paper kasi, hindi ubra kundi mo lalagay ng oil o mantika. Kasi kailangan niya mag-translucent eh. Kasi kailangan lumusot ang liwanag dyan. At yung mismong lettering lang, o yung black na yan, yan ang bablock sa liwanag. So kaya yan ay mabubutas. So dapat yan, pagka nagawa kayo ng positive, positive kasi ang tawag dyan eh. Dito, positive kung tawagin to, kailangan to, ito, ito. Kailangan yan is black na black. Ito, gugupitin lang natin to. Gupitin. Ayan, gupitin lang yan. So, ayan na. Ngayon, ipaprocess na natin siya. O ipapatong na natin yung
shield screen. Ito na yung ating shield screen. Papatungan natin to dito sa positive. Ngayon, tatakloban natin siya ng kumot. Ayan, tatakloban natin siya ng kumot. Tatakloban natin siya ng kumot. And para hindi makita, hindi makakita ng liwanag kasi bawal siyang i-expose sa liwanag at baka hindi mabutas yung ating layout. Kasi dapat ang mabubutas lang dyan yung black, yung barangay poblasyon. So, dadaganan natin ng eto, dictionary. So, kailangan yung buong letra ng barangay poblasyon ay malagyan. So, ayan. Kukuhanin ko pa yung aking pabigat, oh, yung dumbbell. So, ayan na yung dumbbell. Ayan, ito. Sobra bigat nito. Kasi yan, eh, maganda yung lapat. Kasi pag umangat yung positive sa sales screen, hindi magiging maganda ang kalalabasan ng pagka-process niya. Ubuksan ko na yung ilaw, no? Yun, umuwanag na. Yun. So, orasan na natin. 10 minutes. Ayan, 10 minutes yan. Babalikan na lang natin. Medyo mahaba-haba ang 10 minutes. Okay. Ayan, kwento muna tayo habang naghihintay tayo ng 10 minutes. Ang pagpaprocess po niyan, kailangan ay sa madilim. Hindi po siya pwedeng tamaan ng liwanag habang siya ay pinatutuyo. Pag yan ay ipaprocess na, ayun, katulad nung isinala ko kanina, so pag inuksan nyo na ang ilaw, hindi nyo na pwedeng galawin. Eh baka sira yung layout, hindi maging maganda. Una-una, kailangan din ang seal screen natin ay banat na banat. Then, depende rin po sa pinturang gagamitin, kailangan yung mesh ay makabisay nyo. Super color ang gagamitin. I-advise ko sa inyo, ang gamitin nyo ay 100 mesh. So, kung mga wet look paint lang, o yung medyo malagno-lagno lang, gamitin nyo 150 pataas mesh. So, ngayon, kung vinyl paint, ang gagamitin nyo, mga 400 mesh na yung mga pino na yon. Oo, ganoon lang ano. Tapos, kung wala kayong exposure table, eh, tuturo ko sa susunod na video ko. Pwede kayong mag-expose sa sunlight. Dito ay 10 minutes ang pagpaprocess. Sunlight, pag sobrang tirik ang araw, yung talaga yung mga alas 11, alas 12 na tanga, galauna, baka mga 10 seconds lang, okay na yun. Mga bandang alas 3, alas 4, siguro mga 30 minutes, kayo na rin na magtatantya. So, ay medyo nag-aago na yung liwanag at dilim, siguro mga isa hanggang dalawang minuto na. Depende po yan eh, no? Basta tandaan nyo po, mag-eksperimento po kayo. Huwag po kayo matakot. Kasi, diyan po kayo matututo. Lahat po ng pwedeng gawin nyo, ay huwag po kayo matakot. Hanggang sa ma-perfect nyo, ma-master nyo, pag ang chemicals ay inabot ng liwanag, hindi nyo na mabubutas. Kaya yung ginagamit po dyan na positive ay translucent. Yung mismong design lang, kung ano man ang design, yung lettering o image, eh dapat eh black na black po. Solid po yung pagka-black. Ngayon nga medyo madali na kasi meron na tayong computer, may printer. Dati nga noon ang ginagamit namin mano-mano eh. Technical pen. Ang tagal. Tsatsagay mo talaga yon. So ayan, marami pang ang art po, ang sining ay napakalawak. Basta kung maging mahilig lang po kayo, kayo na rin po makakadiscover. Nung ako eh nasa mga malaki advertising katulad ng mga San Miguel Beer, Pepsi Cola, Coca-Cola, Cosmos Bottling Corporation, lahat yan eh pinasubukan ako nung araw. Naging sign painter ako, sign brush, papakita ko rin sa inyo sa mga gagawin kong video kung paano paghawak ng sign brush. Although na ang sign brush eh bibihira na lang ang marunong yan. Siguro yung mga inabot pa ako, yan, yung mga naturuan ko, baka nagamit pa rin sila hanggang ngayon. Pero more on ano kasi ang ginagamit ngayon, digital na. Meron ng machine, tarpaulin, so panaplex. Nung araw, uso, yero, na signet, yung ang banner na ginagamit, streamer pa, o yung cloth, o yung katsa. Minamanual-manual lang namin ang lettering yan. Yan, andiyan pa yung mga gamit ko.
Siguro hindi lang 20 years na yung mga gamit ko na yan. No? Teenager pa ako, eh, nag-start na ako mag-lettering. So, hili ko pa yan kahit nung panahon ng high school ako. Ako yung tiga-drawing ng mga teachers. Hanggang eto, ang tanging magagawa ko na lang ngayon, muli, pasalamat ako sa YouTube dahil naisi-share ko ibang tao o sa inyo yung talent ko o yung skill ko regarding sa art. Painter din po ako ng mga sasakyan. Sign painter ako ng mga wall ng araw, yung mga malaking building. Yan, yan ako nagawa na medyo 50-50 talaga buhay ko. Yung mga water tank nakatataas. Ang dami ko na pong nagawang ganyan na tangke. Inilalagay sa sari-sari store na signboard. Ang dami ko na rin pong nagawa na yan. Mga diploma. Ang dami. Iba-iba ho. Kung isa-isayin ko, naku, tatagal ako tayo. So, ayan po. 3 minutes na lang. Hanguin na natin yun. Kumbaga sa luto na ang ating iniluluto. So, ayan na po. Pwede na po nating hanguin. Naka 10 minutes na po. So, ito po. Tatanggalin na po natin. Hugutin na po natin yung ilaw. Yun. Tayo na po ang ilaw. So, tatanggalin ko na po yung dumbbell. Pagkatanggal ng dumbbell. So, itong pinatong ko na dictionary. Ayan. Then, itong kumot. So, ayan. Meron na siya. So, wala pa kayo nakikita, no? Wala, oh. Talagang, mamaya makikita nyo yan pagka binasa na ng tubig. Buksan muna natin itong pinto. Ayun. O, ayan. Wala kayo nakikita, no? Pagbasa ng tubig niyan. Ito na po. Papasahin na po natin ng tubig. So, ayan. Ayun, lumitaw na. Parang magic, oh. Balita natin yan. Balita rin natin. Ayan. Balita rin natin. So, yun. So, hayaan natin muna limang buwan, no? Para magbalita siyang puso. Sana hindi po tayo nagkamali, no? Sa ating eksperimento na white beer. Butas kaya siya. So, ayan. So, ayan mo lang muna siya lumabot na po. Ayan. So, ayan. Basahin na natin ulit. Baka malambot na siya. So, ayan. 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 Para mag-git. Siya. So, ayan. Tingnan nga natin. So, nabutas ba? So, ayan. Okay. Okay, no? So, ang gagawin natin dyan, dadampian natin ng basahan yung ano, excess na tubig kasi hindi tayo nakakasiguro. Baka pag natuyo yung tubig, ay may chemicals. So, ayan. Kaya yung tutuyuin mo yan. Dadampi-dampiin na ganyan. Para masigurado lang natin. Pero dahan-dahan. Kasi malambot pa yung chemicals yan. Pwedeng mabutas. So, ito lang. Kaya kailangan lang natin. Maiging nga ganito. Chamois ang gamitin. Para yung mga excess water na yan na baka merong chemicals, eh magsanhi pa ng bara. So, ayan. Diba? Ganun kadali, no? Parang magic. Ayan. So, ayan na siya. So, ayun. Okay, diba? So, sama natin makikita ang portion niya. Maganda. Ayan, ito. Ayun, o. Oh. Ayan, ano yan eh. Yung mga itim na nakikita niya, wala yan. Mantsa lang yan. Mantsa ng screen. Ayan. So, ayan. Mamaya, pakikita ko naman sa inyo yung tamang pagpiprint o pagtatak sa t-shirt. So, okay. Patutuyin ko muna to. Habang pinatutuyo ay... Pe-prepare ko muna yung mga t-shirt.
So, ito, i-blower ko na. Ngayon, pagka-blower ko at ito'y natuyo, lalagyan natin siya ng hardener para tumibay. Kasi white glue nga lang siya. Hindi siya talaga photo emulsion. So, ito, i-blower ko muna, no? So, ayan, malapit nang matuyo. At pagkatuyo, lalagyan natin siya ng hardener para matibay. Kasi isa nga lang siyang white glue. Hindi talaga siya photo emulsion. So ayan, tuyo na. At lalagyan na natin ng hardener. Ito nga pala ang hardener, oh. Ito po, may gawa pa yan, eh, Pioneer. No? Tagal na rin kami magkasama niyang Pioneer na yan. So, apply na natin. So, meron tayong krasong bula. Lagyan na natin. So, ang pag-apply niyan, again, eh, okay? So, haburin nyo lang. Ayan. Vertical and horizontal lamang. Kung dito ay pa-vertical, dito man ay pa-horizontal. O kung ano ba talaga, horizontal ba? Ito, vertical. Kung di ba sa dalawa? Tayo na nakakanggang. So, ayan. So, para masiguro natin na lahat ay meron. So, ayan. Patutuyin ulit natin yan. Patutuyin ulit natin. Need ulit na i-blower. Ayan, wala nang problema. Ayan. Pagka natuyo naman yan, yan ang kailangan na natin ng liwanag. Patutuyin na ulit. Habang pinatutuyo natin sa Imbros ko, no? Okay, nagre-rendering. At tatagal na rin ito. So, ito. Ayan, no? So, ito. Dalawang klaseng brand na ginagamit namin. Itong size ito is 1 inch, no? Dalawang klaseng brand ang kilalang sa Imbros nung araw. Parehong made in Germany. Yung Hans at Habiko, parang gano'n, Habiko nga ba, tingnan ko meron pang ano, ito pa, nalimutan ko na nga rin sa tagal na eh, ano? Medyo hindi na nga nagagamit, pero ito dahil sa pagbablog ko nito, pakikitaan ko kayo kung paano ang tamang paggamit nito. Ayan, ito, ano bang size nito, 5'8", ito, ay, mas pa sila kaya na, 5'8", ito, ang difference nung Hans at Habiko, ang Hans, medyo maiksa yung Habiko mahaba, ayan. Kaya kami, pati yung bristle niya, oh, mas mahaba. Ito Habiko, ito Hans. Eh, sa presyo naman, mas mahal to. At mas magat ng gamitin. Kumbaga sana, kung ikaw ay sikat na sign painter nung araw, pag Habiko ang gamit mo, iba ka. Yan. So, yun lang, binahagi ko lang, no? Marami pa ako ibabahagi sa inyo. Sana yung channel, The Hustlers TV. Please, subscribe para mapanood nyo yung mga video ko. Siyempre, click nyo rin yung notification bell. Yeah, para updated kayo sa mga latest video na i-upload. So, ayan. Ihagi ko lang po sa inyo yung aking mga experience o yung mga talent ko, no? Dahil dito sa YouTube, muli pong kangayin na buhay. Yun po, no? Na buhay. So, ayan nyo sa susunod na i-upload ko mga videos. Ayan. Paano ako mag-lettering ng manual na gamit itong mga sign brush. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung notification bell para po ma-notify kayo at updated po kayo sa mga bago kong i-upload na videos. So, ito na po. Mukhang tuyo na. So, ito, pagka-tuyo nito, isasalang ulit natin siya doon sa exposure table. Dapat to ibibilad na sa araw. Eh kaya lang, dahil nga walang araw, gabi na. So, sasalang ko ulit doon kahit hindi natakpan. Kaya, samahan nyo ako. Ayan.
Ito na po tayo sa exposure table. Tatanggalin ko na po itong layout. Ayan, tanggalin na po yung layout. So, papalit ko na to. So, punas-punasan muna natin yung, lang, yung mantika. Dahil may excess na mantika. Ayan. Pati itong kubot na to, napakatagal na rin. So, airy na. So, ayan. Para mas tumibay ang ating sales screen. So, ihilawan natin yan. Ayun. 5 to 10 minutes siguro. Mas maganda, 10 minutes. So, ayan po. Hintayin na lang po natin muna. So, ayun. Ayan na, sunog na o. Oh. Ayan po ang kulay niya. Pag say na luto na. So, matigas na ho yan. At yan eh, exposed na sa liwanag. So, ayan, magpiprint naman tayo ngayon. Para tayo dito, yung mga piprint ng t-shirt. So, ayan. So, ito na nga. Lalagyan na natin ng tape. Yung mga gilid. Ayan. Kasigurado ko lang lulusot ang pintura. Then, bago mag-print, kailangan sure muna natin bago mag-print, kailangan sigurado muna natin na wala siyang butas, di ba? Kaya ano yung natin sa ilaw, tapat natin sa ilaw. Ayan. Ayan, para sigurado na ang ating ipiprint o ang ating gagamitin screen ay maayos, sisilipin natin yan kung yun ay may mga butas. Hindi kasi naiwasan yan, no? Yan, sisilipin natin yan. So, pag inakala natin na nasilip na natin at wala namang ibang butan, so, okay na. Print pa tayo. So, ito na. Gagawitin natin. Squeegee. Pintura. Board. So, ayan muna natin yung t-shirt. Ayan. Ayan na. Okay. Ngayon, kaya kailangan natin ng board. Kasi yan, katulad niya, no? May butones. Kung yan ay plain na t-shirt, pwede na lang iganyan yan. Yeah, pwede lang ganyan. So ngayon dahil nga meron siyang butones, obligadong i-sulot. Yeah. Kaya kailangan nyo talaga itong board. Yeah. Yeah. So ayan. So yun ang center. So ilagay nyo lang yung center ng damit. So ayan. So ngayon ito ang ating screen. So hanapan din natin ang center. Kalimitang sukat na ipiniprint sa likod, ang haba ay 11 inches. Ayan. Standard yan, 11 inches. So kasi baka mamaya sumobra, may mga t-shirt kasi na baka tama yung tagiliran. So ang gitna niyang 11 ay 5.5. So ito yung 5.5. Yun, yung 5.5. So ito ang sentro. Ayan, yun ang center. Yun. Tatapat natin doon para sigurado yung gitna. So ayan, simulan na natin. So ang ano nito, kung ito yung pinaka mark mo ng frame, pat lahat doon nakalagay. Ayun. So gigitna mo lang. Ayun, gitna. So ayan, sigurado pantay siya. So agod na. So lalagyan na natin ng pintura. Ito po ang paghagod ay press nyo lang ganyan, press na mag-press nyo, then aguran nyo muna ng magaan, then balik magaan lang muna, suwabe yan, balik, suwabe suwabe, suwabe ito ngayon, pe-press nyo na yun, pe-press nyo na yan. So ayan na, so ayun no, ganda, ayan na siya o, oh. Diba o, oh, perfect. Diba? Simple. Ayan. Wala na kasi yung mga board ko. Dapat may mga nakahandaan ng board dyan. No? Well, ito lang naman ay nagsosolo ako. Pagtsagaan na lang muna natin yung ganitong estilo. So, ayan. Tiklupin lang natin ng ganyan. Dahil isang kulay lang naman siya. Ayan. Then, sampay. Ayan. Ang ganda ng print niya. Oh. Oh, ang ganda. Oh. Kahit sa malapit. Diba? O. Oh. Pulido. Diba? So, kailangan natin isa. So, ituturo ko naman sa inyo. Pagka kunyari, magpapahinga kayo para hindi na kayo maghugas ng screen, ganito gagawin nyo.
Kanyari, papahinga, no? Pinakasalang na isa. Ilapat nyo lang yung screen. Ito, ilapat nyo lang yung screen. Okay na yan, no? Lapat nyo. Pagkalapat ng screen na ganyan, at kayo magpapahinga na, so, lagyan nyo muna ng pintura, no? Kung kukunti na yung load. So, ayan. Pag magpapahinga kayo, laddan nyo lang siya ng pintura si Papa. Kaya, huwag nyo mahagurin. Ayan. Kahit magpahinga kayo ng matagal, ayan. Kahit medyo matagal na ang inyong pagpapahinga, basta merong pintura ibabaw, huwag nyo hagurin. Para hindi siya matuyo. Kasi pag once na yan hinagod nyo, at natagalan kayo ng ilang minute, sigurado kayo barado na yung screen. So, ayan. Pwede kayo magpahinga. Pahinga muna ng ganyan. Pahinga muna. Kanyara, pagod. Ah. Ayan, di ba po? Pahinga muna. Oh, snack-snack, merienda. So, ayan, di ba? Ando na sampayan ko sa kapila. So, pwede na to. Diba? So, ayan. Isa pa ulit. Sa alam pa tayo, isa pa ulit. So, ganun pa rin. Mas maganda, marami kayong gantong board. Yung mga ilang board ko na ito, wala na eh. Pinamigay ko na rin. So, bira na akong gumamit ito eh. So, ayan. So, pagkatatambay ulit kayo at magyoyosi, sa lagyan nyo lang muna ng ano, ilagay nyo yung screen. Ayan. Then, lagyan nyo lang ng pintura sa ibabaw. Ayan. Tinga. Ayan, hindi matutuyuan yan. Kahit ilang minutes kasi may pintura. Huwag naman yung sobrang tagal, no? Kahit pa kayo na isa. Malakas kumain ng sampaya. Ayan. So, ayan po. Tapos na ating pag-screen. So, pakikita ko naman sa inyo kung paano hugasan ang sail screen. Siyempre, hagurin muna natin yung mga excess na pintura, yung natirang pintura. Ayan. So, ayan. Hagurin muna natin ang pintura. At ibalik sa lalagyan. Dahil sayang. So, ito na. So, ganun din, parang iingatan mo lang din na ano, na yan ay masira. Kasi hindi siya ganun katibay. Hindi pwedeng kuskusin ng kuskus na kuskus. Wala, so, yun po. Dahil water-based nga yung pintura na ginagamit, so tubig lang. Ngayon siyang kukuskusin ng matalas na nabakahan. May tendency mabutas yan. So yun nga medyo mahirap tanggalin, pwede mo punasan ng basahan. Basta smooth lang. Smooth na purasan doon na smooth. Katulad nito. Ayan, purasan lang na smooth. Ano? Then, ito. Ano ulit? Then, likod naman. Ito naman.
grabe malinis siya. Then, squeegee. Ayan, squeegee. Para linis. So, ayan. Malinis na ang ating screw. Okay. Okay. So, ayan po. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at paki-click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga new videos na aking i-upload.